morning! Magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Sa utos po ni Pangulong Rodrigo Duterte, itinigil itong oplantukhang at binuo itong tinatawag na Counterintelligence Task Force. Ang layunin po niya na ilinisin ang hanay ng PNP mula sa mga iskalawag na miyembro nito. At sa ganito pong sitwasyon, mas magiging madali kaya para sa National Police Commission yung pag-iimbestiga nila at pagpapataw ng parusa sa mga kaso na isinasampa sa mga pulis na medyo nalilisya. Ano? At ngayon po ang pagsasaisang tabi nitong oplantukhang na ito. Ano ba resulta? Meron pa bang ginagawang Napolcom na pangangalap ng ebidensya doon sa mga inireklamong pulis na ginamit daw di umano itong lehitimong operasyon laban sa illegal drugs para magawa naman yung kanilang mga maruming balak. Kagaya na ho noong kita ninyo, meron dyan, kotong pa rin, ha? Ginagawang, alisin ka namin sa listahan, bayad ka. Sabi ni General Bato, baliin ko leg nyo pag nahuli ko kayo. Yung pangingidnap, bagay, hindi ko lang yata nadala. Mamatch ko sana kung tama ba yung listahan ko. Ando doon. Binigay sa akin listahan. May mga nakatago pa. Dyan na ho, yung mga pagpatay at saka yung mga sumuko na niayari pa. Yung mga nagbebenta ng shabu. Yung iba naman, yung recycle, yung mga ninja cups, wala na rin ako nababalitaan. Ano na po ang nangyari dyan? Yung natatandaan ba nyo yung announcement dati ng presidente? Pinangalanan yung apat na general. Tapos itong nangyari ngayon dito sa kay Albuera Mayor Rolando Espinosa. Yung mga iba't iba hong mga problema na yan doon sa mga nagpo-protect ng illegal drug trade. Marami ho tayong pasasagot dito sa ating pong panauhin ngayon. At medyo alam kong mabigat ang kanila rin hong mga sitwasyon sa pangalawang pagkakataon. Let's welcome to the program National Police Commission Vice Chairman and Executive Officer Attorney Rogelio Casurao. Sir, good morning po. Yes. Welcome back. Welcome back, sir. Nice to be back, Daniel. Have a seat po. At marami tayong marami kayong kukwento sa akin. may dala nga akong folder eh. Haba na, sir. Haba. So, well, let's get it straight. Unahin ko na po yung dating iniintay namin sa inyo. Supposed to be December. Meron tayong resulta doon sa ating mga general na pinangalanan dahil nag-iimbestiga. Tapos sabi nyo sa akin noon, you will come up with your recommendation. As a matter of fact, November yata, sabi nyo, you will have your recommendation already to the chief PNP kung ano ba talaga ang gagawin dito sa mga ito. Yes. Ano na ho ang nangyari? Exactly December 13, pinorward na po namin sa Malacanang yung aming findings on two generals, no? So, yung dalawa lang. Sino po itong dalawa na ito? Apat kasi yun, hindi ho ba? Lima, actually. Lima, okay. Uh-oh. So, yung dalawa, sino ho yun? Yung dalawa na natapos na namin ang trabaho on their cases, okay, ay si General Pagdilaw and General Tinio. General Pagdilaw and General Tinio. Yes, yes. So, what was your recommendation, sir? We are not at liberty to divulge it. Kasi so who is at liberty to say? Malacanang po kasi silang may last say on the decision. Okay, so but yun ho, nakumpleto ninyo yung gathering of evidences. Yes. Ano ho mga ebidensya ang nakuha po ninyo? Like para to put a closure and come up with a recommendation. Marami po, mga memorandum of agreements na binayolate. Yung mga SOP na hindi sinunod, yung police operational procedures, and then testimonies of course of some knowledgeable people who were involved in the drug campaign, taken collectively, yun ang naging basihan kung ano man ang recommendation that the Napolcom happened to arrive at. Pero so this has to be matched again doon sa ebidensya naman ng kabila ng mga respondents, because they can only... No, pero yun pong ibinigay, yun pong kabila, nakapagbigay na sa inyo ng kanilang mga ebidensya din. Yes, yes. So, na-match na po ninyo yun. Yes, yes, Daniel. I see. So, dun sa pagmamatch po ninyo, dun sa ebidensyang ibinigay nila sa inyo, were you convinced na yung ebidensya nila ay mas mabigat o nanaig pa rin yung ebidensya nyo? Let's wait for Malacanang to tell us that. Because it's going to be, practically, that's going to be the decision already. I see. Pero yun po, kayo po, based on in-gather ninyo, meron kayo sinabi sa kanila na
sa Malacanang na ito ang paniniwala namin dito. Yes. Ito ang tanaw namin dito na kung ito man ay positibo, kung ito man ay negatibo. Yes. So meron na kayong stand with regard to that. Which could be both ways. Okay, okay. Because it's a matter of determining kung sino ang evidence ang mas superior over the other. Yes. Pero ano po ang ano? Ano po ang gagawin? Ano ang maximum na pwede nyo i-recommend doon? The maximum is yung tanggalin lang sila sa trabaho. Tanggalin lang? Oo. So, without, ibig sabihin, without benefits na yon. Forfeiture of all benefits. Lahat. Yes. Parang pag kung natanggal sila, di na sila mag-enjoy ng kung ano man yung dapat na makuha nila. Yes. And they can no longer find employment sa government. Gobyerno. Yes. So, yun po parang dishonorable dismissal. Yes. Walang karanga lang. Ano. We call it disqualification from holding public office. Accessory penalty yun. Alright. Ano po yun? Pagka ganun at halimbawa ay nag-affirm ang Malacanang, kung halimbawa yun ang recommendation nila, yes. Where can they go to appeal? Pwede silang pumunta ng Civil Service Commission. I see. Okay. Okay. And then from there, pwedeng umakyat sa Court of Appeals and then finally with the Supreme Court. Yes. So pero hanggang walang final decision doon, mananatili kung ano yung recommendation. Yes, because sa reglamento namin ngayon, Daniel, pag with finality na ang decision ng Napolcom, that means that includes the Office of the President, pwede na namin implement ang decision. So sa level pa lang ng Napolcom, pwede na namin sila dismiss. Okay. Because itong principle namin na na-apply dito is execution pending appeal. So even if you're on appeal, we can already order your dismissal. So ibig sabihin po nito ngayon, ang magkakaroon lang kayo ng finality, hindi ba, pagka nag-affirm na ang presidente? Yes. Pagka inokay, ano po yan? Kailangan pirma or what? Ano po ba yan? It's actually another set of decision. That will come from the president. From the president, whether they agree with our recommendation or otherwise. So, naisubmit nyo po ito December 13. Yes, yes. So, what's taking Malacanang so long? February, ano na po ngayon eh? February 14 na po ngayon. Ganun, considering na ang gusto ng Malacanang talaga ay mapabilis itong mga ganito, bakit ko wala pa tayong nadidinig tungkol dito? Bukas-bukasan na lang yan, Daniel. I have information na in-action na nire-review na ito ng legal staff ngayon ng Office of the Executive Secretary. And ang feeling ko ay baka bukas-bukasan na lang lalabas yan. Oo. Pero ano ba talaga dapat ang working, ang mga time frame sa ganun? Kasi alam naman ninyo ngayon, ang gigil ho ng tao ngayon, lalo na doon sa mga summary dismissal na supposed to being pinag-uusapan natin, but it appears na yung summary, sabi nyo nga, it's still a process, and that summary cannot be summary sa isip ng mga tao, dahil ang isip ng tao, ang summary, yung pagkapinatay mo, pak, summary dismissal, summary killing. Oh, pero yung summary dismissal, medyo mahaba pa yun. It's parang, it sometimes may take a lifetime, depending on how the process will be. Yeah. Kagaya ho niyan, yung tatlo, ba't ho ala pa kayo yung nakukuha doon? Yung dalawa actually, hindi na namin sakop yun dahil sa mga retired na. Okay. General Garbo is a retired general. Loot is already the mayor of one of the municipalities in Cebu. Okay. So that removes them from our jurisdiction. So wala na kayong jurisdiction. Yung isa, sino pa ang isa? It's General Diaz, pero we are almost about to close the investigation ng General Diaz. Ipapasa na rin namin yan sa Office of the President. Ba't ho yung kay General Diaz matagal? Region 6 kasi ito na nangyari yung kanyang term of office as regional director. Now our investigators had to take time in the investigation process because of the vastness of the operation doon. Kaya ito yung lugar ni Odicta. Yes. So kaya parang bumabiyahe sila. Bumabiyahe and then they have to collate the evidence somewhere because kailangan din ng element of security, of course, no? So it took time for them to complete the investigation. But nonetheless, tapos na po.
Oo, patapos na kami. It's a matter of writing it down now into a decision form. So ano naman pong time frame natin doon, attorney, para po dun sa mga nag-iisip? Daniel, it's very ideal really. Ano? Kasi ang aming reglamento ngayon, in 60 days dapat matapos namin. Opo. Eh sir, ilang months na yun eh? Yeah, but that will not include, of course, kasi 60 days... When did it commence? From the time na nagkaroon ka ng finding of probable cause. Kaya yung pre-charge investigation, hindi binibilang yun. Opo. So in 60 days, dapat tapos sa Napolcom level. Huwag natin bilangin yung appeal kasi hindi namin sakop yung opisinang yan. If yes, they decide okay. That at their own sweet time, anong okay. Laban so namin sa, doon? So sa atin po, dito, mga ilang... 60 days lang. 60 days? Yes, yes. Which will end... Yung 60 days namin kay General Diaz will end next week. Next week na? Uh-huh. So we're expecting na bago po matapos ang next week, maaring nakalabas or even this week pwede na kayo maglabas nun sir ng ano ng copy recommendation to the Malacanang office of the president. Oh. yes oh. That's how we do it. And then from Malacanang naman ano naman ho time frame nila dapat talaga 60 days din or it should be shorter than that? It's very short actually. You will be surprised ano, how Malacanang is disposing of these cases na on appeal kasi po na. If we're going to look at the dates that you have submitted it to Malacanang, that was December 13, it's already 60 days. Kasi January 13, and then February 13, ano na yun? Diba dapat 60 days with na the holidays that intervened in between, mm-hmm. Plus, of course, the other commitments of the office of the office mm-hmm. of the president, kailangan natin ito intindihin eh. But suffice it to say na ako, nabibilisan ako ngayon sa action ng Malacanang. Buti ko kayo nabibilisan, kami nababagalan. Hindi kasi siyempre yung mga taong bayan, mas gusto nila. Hindi, kasi dahil tsaka considering na galit ang presidente, galit ho si General Bato dahil doon sa mga nangyayari na yan, at pati nga itong latest. Pero bago ako pumunta doon sa latest, yun hong kay La Marcos, yung kay Albuera Mayor Espinosa. Di ho ba... meron din po kayo doon? Kasama din kayo doon? Yes, oo. So, ano pong sistema doon? Mahirap ba rin kumuha ng evidence or what? Ah, hindi. The Albuera case is almost done also, no? Mm-hmm. Pinagtulungan ito ng maraming disciplinary bodies, eh. Mm-hmm. Ang pinaka-latest ngayon is all these disciplinary bodies ay nagbigay puwang na sa Internal Affairs Service. Mm-hmm. Kasi tapos na sila. Yes, oh. Ang IAS. And then, lalabas na yung kanilang recommendation. It's going to be approved by the chief PNP. Mm-hmm. And then whatever is the decision, it can be a subject matter of an Apolcom deliberation. Pero hindi ba naman kayo doon? Ano? Wala ba namang medyo pitik sa inyo doon? Tony, ha? Medyo spare mo yung ano, bata natin yung si Marcos. Kasi nakita naman natin yung mga nakakaraan, parang dinipensahan pa yung si Marcos. Ano ba? Wala in fairness, wala. Wala naman. In fact, ang feeling ko pinaubaya talaga sa investigative bodies ngayon yan. Mm-hmm. Yun naman na mga, you're referring probably yung mga earlier statements ng ating presidente mm-hmm. about the incident. Yes. And, it was, to me, it was a personal expression of a personal purpose niya mm-hmm. na huwag i-demoralize ang mga pulis na gumaganap ng trabaho hinggil sa droga. Oh, pero nakita niyo naman, afterwards, nakita niya, siya mismo galit na galit. Pinadala na nga sa Basilan eh. Pinagmumumura nga doon yes. sa, ano eh, sa Malacanang ground eh. Mm-mm. Diba, parang gago kayo, mga talagang, gano'n na yung mga sinasabi niya. It's really consistent yes, sa bagay yes. na ito. Let's not think na yung mga sinabi niya no, was a way of condoning, ano? Yes, yes. Well, talaga naman yun. Nakikita natin, hindi niya kinocondone. Yes, but itong Marcos, parang may inclination na paniwalaan na ano sila Marcos eh, na parang malinis, na talagang tama yung ginawa, maayos yung trabaho, ganun kagad eh. Meron ng ganung ano, parang ganung pananaw. I suppose naramdaman din niyo 'yon. Yeah, but on the overall ang as a lawyer myself, yes. Alam ko ang sinasabi niya was if it was a legitimate exercise of law enforcement,
kung nagkamali kayo somewhere, don't worry because lawyers will come to your aid. Mm-hmm. And I'm going to provide you with lawyers. Mm-hmm. That is still within the purview of the social justice that we know. Mm-hmm. So it was never an expression of tolerating mm-hmm. a misbehavior. Mm-hmm. It was more of telling the police na, sige, kung tama kayo, tama kayo. Ilalaban kayo. Ilalaban. Pero kung yan. Kayo yung mga loko ko yes. talaga, eh, which is what is happening now, Daniel. Yes, yes, in yes, fact, yes. Murder cases are being readied now by the Department of Justice against them. Against these yes. policemen. Kaya this is a sign. Pero nasaan sila ngayon, sir? Kasi dati parang ganun pa sila eh. Parang higa pa eh. They are now under strict confinement. Mm-hmm. Na which is equivalent on imprisonment actually. Mm-hmm. Kasi ito ang so disarmed, walang disarmed, ano, walang trabaho na, wala nang sweldo, etc. So wala na rin sila sweldo. Yes, ihinto muna 'yan ang mga mm-hmm. benefits nila. Mga benefits nila. Yes. Kasi itong target namin ngayon, kung maaari nga lang mabigyan natin ng more oppressive authority. Yes. I call it oppressive because it has to neutralize immediately. Kasi para hindi yung lilipat lang, parang yun ang parusa lang, lipat ka lang, yes. pero you are still enjoying na meron ka pa rin power, may baril ka pa rin. Oh. So ngayon, tanggalan na baril, tanggalan na ano. Yes, tapos... Pakain sa buhaya. We are trying now to secure power to immediately preventively suspend you. Mm-hmm. I hope this is going to be realized dito sa ating... So wala pa po yung gano'n na medyo mayroong preventive suspension kagad? Mayroon, pero it has to go to the normal process. Gusto namin na immediately walang after butas. A charge, so, wala nang application. Immediately, kung ano ang pananaw ng isang... like the chief PNP, kung anong pananaw niya... Ibigay yung power na yan to restrict. So who will give that power, sir? Should it be legislated po? It should be legislated but it can be subject matter of an executive order. So pwede na sabihin sa presidente, i-executive order nyo na lang to na magkaroon ng kapangyarihan ng chief PNP na right away mag-suspend. Yes, yes. From the legal point of view, to me, that's very, very possible. But have you recommended that, sir, already? Or it's only parang it's only a thought? Because you brought it up, we will strongly recommend that. Mm. In fact, pwede kaming gumawa na siguro ng draft executive order. Okay, papapirmahan nyo na lang sa presidente. Yes. But di nyo pa gawin? Gawin na natin kagad. Oo, gagawin ko yan because na-mention mo eh. Maraming salamat sa iyo. Hindi kasi po, sabi nyo nga, kailangan magkaroon ng pangil na parang hindi ka nalang pagtatawanan. Yes, yes. Na parang wala namang magagawa sa atin yan eh. Kaya ano pa rin tayo oh. eh. Tapos papahabain na lang nila ng papahabain yung proseso. Oh, hanggang sa makalimutan. Hanggang makalimutan yes. na. O kaya mapalitan na yung mga naghahabol sa correct, kanila. Correct. Pero ngayon po, ano pong time frame natin dito kila Marcos? Time frame will be in a... If kasi, pardon me sir, kung lagi ako nagtatanong ng time frame, para at least meron ding inaasahan yung ating mga kababayan. And kami din, kagaya niya, nasisingil namin kayo. Pag sabi nyo, sir, ano, this, ano na, di ba? Parang meron man lang point of reckoning. Paano po natin? Kasi ang nangyayari ko minsan, pag hindi na pinag-usapan sa media, and that's the reason why ako naman po naniniwala na may mga dapat na balikan na issue eh. Dahil pagka tumahimik na sa dyaryo, tumahimik sa TV, sa radyo, parang babaliwala na din kung minsan. Pero alam mo, Daniel, every time na tinatanong ako ng ganyan, ang feeling ko is, salamat may mga taong concerned, no? Mm-hmm. Kasi it reminds me always that I have a duty to perform. Yes, yes. Well, we appreciate that if yes. that's the way you look at yes. it. Kasi kung minsan yung iba parang naiinis eh, dahil bakit ang kulit daw namin. Hindi, oh. hindi. It's a constant reminder to all who are similarly situated to your job. So, paano po ito? Yung kila Marcos, ano po ang tinitignan natin dito? Kasi sir, maraming interesado ho dito sa kaso na ito. Yeah. Dahil una, merong mga istorya pala. Kita nyo siguro yung lumabas sa hearing, ano? Oh. Tapos meron pang mga istorya ng mga dating pulis na napatay, lumitaw pa yung asawa nung isa, yes. na merong mga iba-ibang mga kung ano-anong istorya na gano'n, pati yung doon sa asawa na tumatakbong kandidato. Yes. Alam nyo naman, siguro na pinapanood nyo at nire-review nyo po lahat yan. Yes. So, marami interesado. Ano bang mangyayari talaga dito sa mga to? Ang Internal Affairs Service is covered by our rules.
okay. ng Napolcom. They observed the same set of rules. Which is na, 60 days. Which is 60 days. So, IAS has to come up with... And until now, they have not... I just talked to kailan lang kahapon siguro nag-usap kami ni Attorney Al Triambolo. He is now the Inspector General. Uh-huh. And he said it's going to be out within the week. Mm. Oh, kasi more than din yun. Yes. More than 60 days. Ipo-forward nila kay Chief PNP Bato yun. Okay. For his approval. And then, kung dismissal... Sa IAS po ito. Yes, oh. Okay. Pero yung sa Napolcom po, ipo-forward naman nila sa inyo yon from yes. IAS to Napolcom. Yes, kung ang recommendation ng Internal Affairs Service is dismissal okay. or demotion in rank, whatever that is, i-review ng Napolcom yun. So it's only a matter of review. Hindi naman kailangan na ninyo nag-gumather ulit ng panibagong not anymore. Ano. So re-review nyo na lang yung kanilang recommendation mm-hmm. and it's either you affirm that or you deny it. Right. Okay. With different reasons. Yes. Na, ano. Mm. Yung 60 days, dapat kasama kami dyan sa Napolcom sa 60 days. Mm. So pag nakita namin na lalampas na sa 60 days, di kahihiyan na yun. Mm-hmm. Siguro immediately the commission proper will have to call for a special en banc session para ma-meet pa rin yung 60 days. Mm. All right. Puntahan ko naman ho ito ngayon si Jigju. Okay, the Korean businessman. Oh, medyo mabigat-bigat yung incident yes, na yes, yes. Sir, gaano karami ho ang iniimbestigahan niyo dito pati na ho dun sa mga kidnap for ransom na mga lumitaw. Before you answer that, we'll pause for a break. Yeah. Straight with Daniel Razon, kasama po natin Attorney Rogelio Casurao, Vice Chairman and Executive Officer ng Napolcom. Ano na ho ang balita dito kay G. Ikju, yung mga iniimbestigahan naman ninyo at saka parang pinapahiya talaga ang mga pulis doon masyado sa loob ng garapalan ho yung laban doon. Marami na bang nakuha kayo sa listahan po? Principally, itong anim ang area of concentration natin dyan, no? Okay. I'm referring to Santa Isabel, Dumlao, Villegas, and three others. Dito tayo umiikot ngayon sa area ito, including yung may-ari ng Puninarya. Kasi dati rin pulis? Yes. So, okay. Kaya siguro suki na nila yan, eh. Yes. Yung mga ganun ba, na we don't have evidence na sabihin yan, pero sa pattern. Yung pattern. Makikita mo na yes. They could be... Meron ng taga-linis. Yes. Okay. So, it's very interesting now. Napaka-unfortunate na insidente, pero napakagandang lead to give you a good idea how police officers operate their trade. Correct. Kaya itong internal cleansing natin na through the TI, CITF, napaka-effective nito ngayon. Mm-hmm. Kasi may mga lead na tayo eh, mm-hmm. kung sila sino itong mga taong ito. Ito ngayon ang eye-opener itong Korean businessman na yes. binatay. Kasi kabit-kabit na eh, and Dumlao is saying na hindi lang siya. Mm-hmm. He promised na magkukwento pa raw siya, but I hope he really does it. Ano? Mm-hmm. So, nasa na ho ba ngayon si Dumlao? Ay nako, nasa restriction talaga siya ngayon. Hindi pa naman ho napapatay. Buhay pa? Hindi pa, buhay pa. Buhay pa. Kasi baka bukas makalawa, nawala na dahil syempre ang daming galit dyan. Yung, at saka ang daming kinakabahan siguro oo. Na baka mamaya ay ilaglag niya. He has to stay alive para marami that's pa tayong correct. Malaman. Eh baka naman ho kasi yung nagbabantay din eh, kasabwat din, mamaya hindi natin nalalaman. So wala pa siyang ginagawa ho mga affidavit o wala pa siyang nabubulong? Mayroon siyang sinasabi verbally ano? Okay. Siguro, dahil sa lawyer si Dumlao eh. Yes. Probably studying his options also. Okay. Oo. So may sinasabi na po siya? Mayroon siya kanino sinasabi. Po niya, may sinabi na po siya sa inyo, sa, o kanino po kay Chief PNP?
Hindi pa siya nagsasabi ng nagdadawit ng ibang tao. Ang alright concentration niya ay yung pag-rebut at pagsalungat sa mga sinasabi ni Santa Isabel. He is busy on that. So dinidepensahan niya lang na hindi totoo yung allegation yes sa kanya. Oo. Pero hindi pa siya umaamin talaga that he is involved in that. Ganun ba? Oo. So parang hindi niya pa tinatanggap na kasama siya doon sa sistema na ito. Yes. Mm-hmm. Ang problema, kasi itong mga statement ni Santa Isabel and Villegas, very detailed eh. Uh-huh. Paano mo kukontrahin yan with your general denial? Mm-hmm. Kaya hindi masyado tayo nakaka-rely sa kanyang mga sinasabi. Mm-hmm. Dahil sa it does not meet squarely yung sinasabi ng testigo against him. Mm-hmm. So, but what are we looking at? Meron na po ba on the part ng mga police o ng Napolcom or anybody na nag-investigate na mga hawak tayo na solid evidence like may witness na ba tayo? Kung ebidensya lang, Daniel. Puno na? Puno na. Oh, okay. With regard to witness, witnesses, aside from Santa Isabel and Villegas? Villegas. Sa akin lang, kung yung degree of evidence ang ano ang tatanungin mo, sa testimony ng dalawang taong ito. Enough na. Enough na. Enough. Kumbaga parang meron, pwede nyo na po sabihing konkreto na to pin dumlaw down. Yes. Sa criminal case, hindi naman paramihan ang testigo yan. Ang quality ng testimony, credibility ng tao, kahit isa lang testigo mo. Yes, yes. If in all the details ang sinasabi niya, they can be validated, that's more than enough. Nakikita nyo naman yung reality at yung veracity noong kanya sinasabi. A prudent mind can easily be convinced. Yes, yes. He did it. Huh? But how far does it go, attorney? Doon po sa, kasi syempre, alam naman ninyo, hindi mas nagagawin yan ang collusion eh. Mababaw lang. Ano? Mm. Hindi pwedeng dalawa, tatlo lang ang involved. Yes, yes, yes. So ano po ang nakikita ninyong tagus nito? Meron pa bang mga high-ranking officials like generals na pwedeng involved dito? Hindi natin din i-discount yan eh. Okay. Kaya nga, the entire idea kung bakit nagkaroon ng counterintelligence at hininto muna natin itong mga police-initiated drug operations. Mm-hmm. Because of that very valid suspicion that that could be mas malalim pa itong involvement ng ibang tao dyan sa loob ng organisasyon eh. Mm-hmm. And we're coming close to that. Mm-mm. Marami na tayong lead ngayon na which will validate yung sinabi ni Presidente na sige, linisin yung hanay niyo muna. Mm-mm. Ang feeling ko 40% siguro ang affected. That's niyan. Oo. Which to me, these are valid suspicions. Eh. Pero napakalaki pong obligasyon nito on the part of Napolcom, hindi totoo, ba? Totoo. Na kasi if the President say na around 40% ay mga bugok diyan sa PNP. Mm. Although nakakalungkot na madama yung 60% dahil alam naman natin na merong mga pulis na maayos naman talaga yung trabaho. Right. But nakikita ninyo ho ba na medyo malapit kayo sa katotohanan of cleansing the PNP? Oo, kasi may ano na tayo, may mga concrete leads tayo. Minsan ang daling imbestigahin pag nasa loob kaya. Dapat hindi ho ba dapat matagal na yan kung sabi nyo, ngayon pa lang ba kayo magbubuo ng counterintelligence? I mean, hindi ho ba? Halimbawa, iyas, merong ano, mga pulis ho yan mga yan. Eh, kayo naman ho yung may experience ganyan bilang lawyer. Hmm. Hindi ho ba napakalaking pagkukulang na wala kayong counterintelligence, ngayon lang kayo mag-put up? Hindi ho ba ano yan? Parang ano ba yun? Na nakaligtaan, sadyang kinaligtaan, o bahagi ho ng isang malaking plot? Naalala ko tuloy ang sinabi ko dyan. Exactly yung observation mo. Yun din ang inilabas ko in one of our meetings. Ano, sabi ko, ang ating intelligence community is very good, sabi ko. Uh-huh. Nalalaman natin mga cyber offenses, mga transnational crimes. Uh-huh. Pati, because of our very effective intelligence pati system. Pati nga yung kabit nung kung sino man, nalalaman kung sino. Pero bukhang sabi ko, nakalimutan natin, tignan yung mga kapitbahay natin, yung mga katabi natin sa servisyo. Iba ho yung nakalimutan sa kinakalimutan talaga eh. I'd like to be very unassuming in saying na nakalimutan. Uh-huh. You complete the sentence. Okay, parang you're just
being a lawyer. Yung presumption na inosente. Yes. So, but I like the way you are expanding the, the situation. Kasi ay mga eye-openers yan eh. Mm-hmm. Kaya sabi ko, kahit anong galing mo, pag ang sarili mo hindi mo na-assess, it's a failure by itself eh. Di ba? Yung sarili mong kapatid, sarili mong... Hindi mo na-amoy. Hindi mo na-amoy na... Katabi mo lang, parang... Yan na nga eh. Parang katabi mo, eh, ibig sabihin... Umutot na, hindi mo pa naamoy. You're looking the other way. Oh, pag hindi dito nangyari, dito ko nung tumitingin. Yung mga ganon. Mm-hmm. So that is very unfortunate ano, na nangyayaring ganon. Kasi wala kang karapatan na maghabol namang kriminal kung ikaw mismo ay gumagawa ng krimen. Exactly. It's like the pot calling the kettle black. Mm-hmm. Oo. Kaya tama ang ginawa ni Presidente. Mm-hmm. Na bago kayo mag-operation tukhang, linisin nyo muna kasi... people will not believe you. Pero ang Napolcom ho ba, sitting pretty lang, na kung walang magre-reklamo, wala din kayong action? Or meron din ho obligasyon ang Napolcom? Kagaya nga niyan, sabi nga natin, eh, dapat talaga may mga counter-intelligence, kagaya ginagawa ng IAS, or may inaamoy kayo dapat. O kayo ho, ganun lang. Parang, hindi, magreklamo kayo. Parang, yung misa, pagka nga may nagre-reklamo na, hindi, o nadinig lang namin, hindi namin gagawin yung moto proprio. Ano nyo, we need a verified complaint. Minsan may ganun pa eh. Okay. O paano po ba yan? Mandato po ng Napolcom is to initiate entrapment operations. We have to go out kung may mga, lalo na kaya napakalahalaga nung ginagampan ng papel ng media. Mm-hmm. Alam nyo, from your end, ang dami na yung napupulot. Pero dapat po, meron din kayo inyong counterintelligence. Meron po ba yun? Meron. So ever since, meron po kayong counterintelligence. Yes. Kaya lang tatanga-tanga yung counterintelligence. Kasi, I'm sorry to say, di ba pagka... Go ahead. Di ba parang di po pagka intelligence, dapat matalino. Oh. Eh, paano nangyari 40% na ho yung nabubugok sa atin, tapos sa loob ho noong mismong Camp Crame, eh meron hong nangyayaring patayan, may kinikidnap ho yung mga ano, ganyan na ho yung sistema. Tapos, eh, paano hong intelligence yun? Di ba? Parang, ano po ba tawag doon? I'm sorry, sir, ha? Medyo yes, nadulas yata ako ng ano, sa salita. Tama yan. But I cannot speak for the previous set of officers sa Napolcom, ano? Opo, opo. I can only speak for since March of last year up to the present. Opo. Ito naman, eh, siguro naman, eh, hindi mo na ikukumpara ito sa mga nakaraan. Opo. Na tatanga-tanga. Pero sir, kailan po nangyari yung kay GEQ? October? October po. Last year. Of last year? Oo. Yung kay GEQ. Kailan po kayo naupo dun sa Napolcom? March of last year. March of last year? Yes. So sakop nyo na po yun? It happened already during our watch. Opo. So yung po mga intelligence natin ang kasama doon, di po ba? Dapat. Dapat nalaman yon. So, tatanga-tanga ko yung... Babalik ko kami, huwag kayo alis. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama po natin Attorney Rogelio Casurao, Vice Chairman po and Executive Officer ng Napolcom. Well, apparently sir, nung nangyari ho itong kay GEQ, ay kayo po ang nakapwesto na dahil March kayo, ito'y October. Yes. So nangyari po ito nang wala din kayong kamalay-malay. At yung intelligence din natin, pinalitan nyo na ho ba o yun pa rin? May a lot of movement has happened already, ano? Pinalitan yung structure. I mean, naging pambukas yun ng isipan. So, but if you change the structure and you have the same people, it would just be the same. Hindi ba? Parang old habits will be staying. Fortunately, nagkaroon ng a lot of movement na nga. Yung natanggal na. DI ay nag-retire. Mm-hmm. And then, executive positions have been rearranged. Mm-hmm. Kaya maganda ngayon ang setup kasi may guidance eh kung ano ang dapat ma-achieve. Mm-hmm. But on the whole, itong nangyari sa October because of this Korean businessman having been forcibly taken away from his residence, mm-hmm, this came to a lot of us surprise. Mm-hmm. No? Kasi napaka-simple ng operation na alam nilang gagawin.
sinamantala yung programa sa Operation Tukhang, mm-hmm. and then finally ginamit na yung ano yung extortion activities doon. Mm-hmm. So Toby, kung ang reason diyan is the lack of credible intelligence network, it could be. But no? Has it reached you also, sir, na this is not the only one na ginagawa na mga ganitong parang kidnap for ransom lang ang tawag ko nila. Uh-huh. So do you have any information with regard to this bigger group? Kasi ako may information ako na ano na meron akong nalalaman, hindi ko sasabihin. Pag ako yung pinilit, baka sabihin ko rin. Pero ang nakakarating ko kasi sa akin, it's a bigger group. Kita for ransom group na kinakuddle din ng ibang mga may impluensya para mapagtakpan. As a matter of fact, ito hong listahan ngayon itong mga sangkot dito, hindi lang sila Santa Isabel. Mm-hmm. Meron ho nang galing din mismo sa, ewan ko kung mas matalas ho yung intelligence ninyo, hindi ko alam kung nakarating ba sa inyo yung mas mahabang listahan. Kasi hindi lang ho anim yun eh. Mm-hmm. Yung nakita ko ho na sinasabi na ito eh, sa, isa sa mga lugar din ninyo nang galing eh. But apparently, hindi ho lumilitaw na iniimbestigahan. I have been waiting for these other names to come out na masabi na iniimbestigahan din ito. Because this one came from a department, okay, na nagbibigay sa inyo, supposed to be, nagbibigay sa ating mga investigador nung mga sino pa ba yung mga possible na involved dito. Dahil this is a big group. Okay. I do not know, sir, kung meron pa hong ganyan. Okay, idadagdag ko na lang ito. Please, sir. Okay. Maliban dito sa tropa nila Dumlao, we know now na may bigger group dito, yung tinatawag nilang Korean syndicate. Mm-hmm. So you affirm dun sa Korean syndicate na yan na pinag-uusapan in the past, ito hong recently kasi merong lumabas na gano'n na ino-operate itong mga ito. Yes, so I have reasons to believe na totoo ito. Okay. Kasi ang sistema dito, it's a Korean against another Korean. All mm-hmm. because of money. Yes. Because of business competition. Mm-hmm. Aggravates the situation, Daniel, is itong mga Koreanong sindikato, pinoproteksyon na lang ating polis. Nag-escort sila. Okay. And, nako, pwede bang ibulong ko na lang mamaya? Oo, okay. Nag-escort sila. Oh, tapos, nag-escort. Yeah, tapos yan siya. Ganito yan. Medyo in-escortan. In-escortan. Tapos bibigyan sila. Yes, 25 mil lang bibigyan. Isa, 25 mil. For escorting. Escorting lang yun. Oh, so pero yung pagpatay ho, magkano pa yun? Mas malaki yun. Mas malaki. Oo. Oh. So, sinong general ang involved yan? Wala pa. Colonel pa. Colonel pa lang. Colonel pa lang ang involved. So, that makes it a big operation. So, parang itong isang grupo ng Korean businessmen against another group of Korean businessmen, yes, na itong isa protektado ng mga pulis. Okay. Itong isa naman ngayon ang kakawawain. Yun. Parang, ito, para manalo itong grupo na ito, sige, tirahin ninyo yung mga yan. Yeah. To the point na kidnapin, patayin, or hingan pa ninyo ng pera. Diba? Para magkanda lugi-lugi. Supposed to be internal problem yan ng parehing mga Koreano. Yeah, problema ninyo. Tsaka din, business, ano to, business, yes, rivalry. Ang problema nga, pumapapil ang ating because of money. Because of all, because of and money. And then it became a kidnap for ransom activity, yes, na rin. Yes, so, kasi pag nakita na lang yung chance na gano'n. Right. Mm. Kasi pag nagsasucceed yung mga ng operation, mas malaki ang kikitain nila. So ano ho ngayon ang ginagawa ng intelligence community natin and ginagawa po ng Napolcom with regard to this? Alam na ho ninyo yan, pero parang wala kaya naman. Wala kaya naman na, kaya ako bumulong sa'yo kanina. Wala pa rin ginagawa. Hindi. Kasi pag sinabi ko sa'yo, makakapaghanda yung aming yung mga masusunog ang operation. Mabubulabog. Yes. Mabubulabog. Kaya hindi, gusto ko talagang sabihin sa'yo kung ano yung ginagawa nyo. Kung ano ang ginagawa. Kasi it's gaining headway. Yung ginagawa namin ngayon, kaya lagi, pag dinitali ko sa'yo. Pero alam na din ho ninyo na merong isang grupo rin na ma-influensya na nang-aarbor sa mga para wag isama yung mga, halimbawa, wag mo isama yan, bata namin yan.
yung mga ganun na pinoproteksyonan. Kaya nananatiling yung mga bugok sa pulis mm-hmm. eh nando doon dahil alam, may nagtatakip. Oo, may nagtatakip. Mm-hmm. Eh, si General Bato nga, eh, nung isang beses sa consumption, talagang napapamura na lang. Pero eh, Mueka, eh, gustong hingin yung ganito. Gustong kuhanin yung posisyon na ganun. Mm-hmm. Gustong, kasi meron silang pinaproteksyonan. Okay. So apparently, there are those who are trying to put somebody in the position of a regional director, in the position of a district director, so as to protect their activity. So, are you also aware of yes, that? Yes, it's exactly kung ano ang nangyari sa AIDG. Yun ang nangyari dyan eh. Hmm. Kung bakit napasok yan sila sa Santa Isabel. Yes. May rason niya kung bakit may the person behind it could have done it for a very special purpose. Yun na nga yung nangyari yan. Mm-hmm. So, na-realize ngayon ni PNP yan, yung mga recommendation to put this and that person to a certain position are actually initial steps mm-hmm. para makamit nila yung mga ulterior motives nila. Mm-hmm. So, he's very careful about this now. Mm-hmm. Pag hindi rin naman credible yung nagre-recommend mm-hmm. na ganito, ilagay mo, hindi na niya pinakikinggan yan. Hindi kasi ito na his own. Yes, but just the same, sir. Ngayon, ang nangyayari ho ay... Yun nga, sinasabi ninyo, parang wala din kayo masyadong ngipin because of the process. Yes. And one way to at least siguro ay fast track everything is to come up with an executive order yes. that you can recommend na that the president could sign. Yes. And yun, sakasakali, eh, medyo pwedeng biglaan, pwedeng meron. Kasi ang nangyayari nga, kagaya niyan, yung pinapadala ho sa Basilan, ano ko ba ang pananaw ninyo doon na ilipat na lang kayo sa Basilan kasi pag may duda ka na doon sa mga kagawad ng pulis, parang pinagmumumura na nga sila, pero ang tanging gagawin, ilipat sila sa Basilan. Mm-hmm. Parang bahala na kayo makipaglaban dyan kayo mapatay. Mm-hmm. Parang pag di na namin kayo pauwi para mapalibing pa. Okay. Parang it's short of saying na ipapapatay na lang namin kayo dyan. Di ba ganun yan, sir? Oh, pero ang ibig sabihin dyan, eh, mas maganda kung doon kayo kasi may action doon. Mm-hmm. Okay? Yung iba na police, gustong na-assign sa Basilan. Mm-hmm. Kasi unang-una... But not in this case na sila ay pinaghihinalaan talaga na mayroong mga illegal activities. Kaya nga sila pinatawag, eh, di ba sir? Kaya nga sila inipon, nasa 300 yata yun na talagang may mga iba-ibang activities na pinagagagawa, ipinalilipat doon. Yes. Parang, diyan ka magtarantado, papatayin ka na lang namin diyan. Okay. Di ba ganun yan, sir? Pero yung iba, look at the move na nakakapabuti pa sa kanila, pakiramdam nila. Parang comfort zone nilang Basilan eh. Mm-hmm. Tanungin mo kung bakit. Unang-una, mapapalayo daw sila sa asawa nila na bunganga ng bunganga sa kanila. Yeah. Hindi na sila mapapagalitan. Pwede sila mambabayro. Yes. Uh-huh. Yung iba, enjoy sila kasi may combat pay doon. Uh-huh. Okay. Which is additional income nila yan. Eh. Okay. Pag nasa Metro Manila, wala kang combat pay. Eh. Okay. Pag nilagay ka roon, you get additional remuneration. Alright. So that's another thing that makes them happy. Okay. Yung iba na hindi talaga sanay mawalay sa Metro Manila, yan ang nag... No, but having said that, that means para hong itinapo natin ng pagong sa ilog. Correct. For some of them. Oh, for some of them. So, you're not actually punishing them. Because with what you're saying, parang ang matsingay na paglalangan na itinapon yung pagong dun sa wag mo ko itatapon dito dahil hindi ako marunong lumangoy. Mm-hmm. Yung pala, expert pala siya sa paglangoy. Oh, but that's only half of the story. Okay. The other half is mapapalabang ka talaga doon because there is action in that place. Ah, so the other half is diyan ka na namin papatayin. Bahala ka na diyan sa buhay mo. Tumipensa ka sa buhay mo, 'di ba? Dahil pwede ka na masabihin na naambus eh. Oh, because you know, umambus malay namin, 'di ba? Yung mga ganun, no? Hindi ka nakahanda, di ka nakalaban, problema mo 'yon. Yan ang isang dapat isipin mo rin because iba ang sitwasyon sa mga lugar na 'yan. We are not saying na pangit yung sitwasyon na sinasabing itapon ka sa Basilan. Mm-hmm. We are not making a story about what Basilan is all about. Mm-hmm. Kasi that would be very unfair to the yes, people correct, in Basilan. Correct. Ang sinasabi lang natin, the situation in Basilan calls for policemen who really could enforce. Pero hindi ho ba ito, attorney, ay nagpapakita ng isang malaking kakulangan sa pangangailangan ho nating magkaroon ng mabilisang pag-aksyon
sa mga nagkakamali na mga alagad ng batas, sa mga nagkakamaling tauhan ng gobyerno. Kasi kung ganito po yung nagiging resort natin, na patapon ka sa basilan, although of course we do not want to put blemish doon sa situation ng mga taga-basilan, ano? But it appears to be na kulang tayo ng ano, parang kasi parang the first person who runs out of idea will be the one to first lift his fist. Yes. Ganun lang ang mangyayari, di ba? Parang di ang mangyayari ngayon, wala eh. Wala na tayong ibang resort eh. Wala kaming makuhang ibang parang pwedeng i-apply na batas na pwedeng kayo ay maparusahan agad. Kaya tapo na lang kayo sa basilan. Hindi ho ba niyo tinitignan dito ang isang legislation, attorney? Daniel, you must we must realize na yung pag re-reassign sa iyo to a place is just the initial step. May kasunod po yung mga asunto pa. Okay. It will not stop just because na i-reassign ka to a place in Mindanao, natapos ka na. No. Watch out because more will be coming. Administratibo, criminal case will still follow you. Okay. Yun ang dapat maintindihan ng ating mga tao yan, ng ating kababayan yan, na yung pag-reassign sa mga ganyang lugar is not the only thing na ginagawa ng gobyerno. Sa bayan na yan. Sa para may parallel na mga actions, including yung pagkakaso. Correct. Because when you're in Basilan, we have our own administrative machineries in that place. So doon mag-umpisa yan. While you are serving in that place, kasabay yung mga asuntong harapin mo. Ayun lang ang hindi siguro na highlight kaya akala ng ating mga kababayan. Ganun lang. Punishment ay tinapon lang. Pinatapon lang sila. Mo. Kasi parang ang hinahanap ng iba mga kababayan, disarmahan na yan. Para wala na silang kapangyarihan. Kasi kung may baril pa sila, meron pa silang ipangangahas. Kung nakapwesto pa sila, pwede pa rin silang ano. Yes. Kasi kung halimbawa, wala ka sa pwesto, wala kang baril, yung sindikato, walang pangangailangan sa'yo. Yes. Di ba? Dahil wala ka namang magagawa para sa akin. Di mo ako kayang protektahan dahil wala ka sa pwesto. Mm-mm. Kaya lang, meron pa rin ka kayong sinusunod na proseso. Mayroon. Oh. Kaya hindi ka ligtas dun sa mga asunto mo, sabihin mo nga, sufficiente na itong na-reassign ako dito sa lugar, no? May kasunod ka pang dilubyo nga harapin doon sa mga legal na sagutin mo. Honestly, hindi ho ba nyo naiisip na mas maganda kung kasi meron hong IAS, may Napolcom. Yes. Parang di ho ba nagpapahaba pa sa proseso? Wala ho bang na nasasagi sa kaisipan? Wala na tayong IAS. Kung Napolcom, Napolcom. Kung IAS, IAS. Tanggalin na Napolcom. Para pagdating doon, tapos na ka. Medyo mas mabilis. Yes. Yan ang observation. Lima ngayon ang disciplinary bodies na minsan daw nagkakaroon ng confusion. Tapos kung minsan, siyempre, kakaibang kaisipan, kontra-kontrahan pa yan, o kaya minsan iba-ibang bata-bata, so medyo may ganun pa. Paano ho ba yun na meron po bang naisip naman na paraan to at least simplify this and mitigate yung ganoong klase ng... Yes. Working, iipon-ipon kami ngayon ng suggestion dito sa PNP Modernization Law na sinusulong namin sa Congress. So it should be legislated? Yes, it should be legislated. Okay. For instance, yung ombudsman, paano natin tatanggalan ng disciplinary authority yan over the police? Sa sariling batas nila, kasama yun sa mandato nila. Unless a new law will be passed and then lagyan ng amendment clause doon na this will render other existing laws nugatory na magiging simplified na ang proseso under this new law. Kailangan may direct assertion doon sa batas na yon na inaalis na natin yung kapangyarihan ng ibang so parang yung pero ngayon ginagawa niyan patigasan eh parang yung sa Senado. Yeah. Sabi ng ombudsman, suspindihin si Joel Villanueva. Sabi naman ng Senado, kami lang ang pwede magsuspindi sa miyembro namin. Yung mga tipong ganon. Yes. So, kayo ho, hindi nyo naman pinapatigasan sa pulis yung ganon. Hindi naman kasi... So, pag sinabi ng ombudsman, you will abide kung na ganon ang ombudsman. Because of the rule on exclusivity. Pag nahawakan na ng ombudsman, tabi na yung ibang disciplinary bodies. Supposed to be. Unless there are special reasons to
have it heard in a particular disciplinary body. So ngayon po, there's a move already to consolidate yung sa inyong ano para. Yes. But that will be through legislation pa rin. Oo. So hindi po pwedeng ma-dissolve itong other investigating bodies ng executive order or ibang pamamaraan. Yes. So ito talagang legislation. It should be a legislation that will prevail over other existing legislative legislation regarding the matter of which will take time. Oh, kasi data ng Kongreso. Correct. So for the meantime, you will live by it. Yes. Yung ganong ikot. Oo, ganon muna ngayon ang ating susundin because that is the existing procedure. Mm-hmm. Mm-hmm. So ngayon po, ang mga strukturang sinasabi ninyong binago ninyo sa Napolcom to make it more efficient na hindi ho kayo masingitan nung kagaya ng pangyayari po dito sa krame na medyo tumaas ang level of intelligence ng ating intelligence at yun ho ating mga counter-intelligence ay magkaroon talaga ng counter. Yes. One is yung aming close coordination now with the Office of the EAS. Mm-hmm. Pag may isang pangyayari involving the police, kagad kami nag-usap ng EAS. Mm-hmm. Oh, EAS, sa inyo yan. Mm-hmm. Itong grupo sa amin ito para mabilis ang usapan natin. Mm-hmm. Kasi dati, there is no such coordination. Kaya, bista sila ng bista doon, bista ng bista rin ang Napolcom. Mm-hmm. Tapos at the end of the day, Magkahiwalay pala. Tapos, sintonado. Oo, pagsasamahin, and problema it takes time. Problema na naman. So ngayon, hindi na nangyayari yan. So synchronized na po kayo. Synchronized na ngayon. Mm-hmm. In fact, I am planning to provide office space for EIA sa Napolcom. Mm-hmm. Para ang liaisoning mabilis. Mm-hmm. In the same manner na gusto ko maglagay din ng representative na Polcom doon sa opisina ng EAS. Mm-hmm. Ang bilis ngayon ng aming coordination. Mm-hmm. Nagtutulungan din kami sa pag-dispose nitong mga pending cases. Mm-hmm. Ang kandang, magandang liderato ngayon sa EAS. Mm-hmm. At very receptive sila sa mga changes na aming minumungkahi. Well, we wish you good luck po. So, ang hihintay namin yung recommendation niyo na suspension ba yun sa kay Tinyo at kay Pagdilaw? Antayin na lang natin. Kala ko makakasingit. Mahirap talaga abogado. Mahirap masingitan. Medyo iniikot ko na. But I really appreciate it, sir. And you being there as a vice chairman and the executive officer po dito sa Napolcom. Kasi we really need people who are open-minded. Yeah. Who are not close to suggestions and ideas and constructive criticisms of that. Kasi naman po, on our part, what we would just like to verbalize is the voice of the people. Yes. Who are also asking. And sometimes, when you sit down with them and you have stories with them, you will hear a lot na sentiments na kung minsan ho, alam ko naman po naiintindihan. Mm-hmm. But just the same, thank you so much, sir, for being with us once again. Salamat po. Mm-hmm. Looking forward to seeing you more, sir. Yes. And hearing from you more. Anytime, Daniel, basta ikaw. Oh, at yung counterintelligence natin, sir. Medyo masain na rin ng konti yung intelligence para. And thank you for your concern, Daniel, ha, sa ating bansa. Ay, salamat po. At we will always be in support of whatever is good. And just the same, nasa likod po tayo ng mga lahat ng kampanya sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Yeah. Ang ating mga, alam naman po yan ang ating pambansang pulisya. As a matter of fact, ay pati ho yung ating UNTV Cup, which PNP is also a part. Yeah. And ngayon ho ay baka sakaling makasilat sila kung sakali. Kasi do or die game na ho sa darating na linggo. Sana manood kayo. Oh, at yan ho'y between PNP and judiciary. And kung sakaling matalo nila ang judiciary, sila na ho ang pasok sa finals. Wow. Kung hindi naman, ay for third and fourth na lang sila. They will be running for third and fourth. But just the same, there will be some cash prizes that they can also give to the charity of their choice. Okay. Kaya tuloy-tuloy pa rin naman po yung ano na yan. Galing. And sa lahat ng ating mga pulis na matitino, ipagpatuloy ninyong inyong gawaing matino. Sa mga siraulo, magbago na kayo. Dahil yung mga papadala ng basilan, hari naway makailag kayo sa bala. Asama mo natin, Napolcom Vice Chairman and Executive Officer Attorney Rogelio Casurao. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Thank you.